Hello guys, I'm Laika and welcome to my channel. On this vlog, let me share with you the days in my life. Kung saan namin nakita si Kong and share ko na rin sa inyo yung pagpunta namin sa kamay ni Jesus and what to do in Lucban, Quezon. Let's go! Bistro Charlemagne and it's RJ, LJ, and Papa's birthday celebration. Dala pa niya yung phone niya? Hey guys, what's up? Saturday today and sobrang intense itong araw na to. Galing kami sa JDMU and sa SMX. Hindi ako masyado nag-take ng clip. Pinakita lang namin si Ramon din. Yan, nagpa-picture kami kanina kasi naisip ko na baka yung content ko is ano, baka puro yun nga, baka oo sa JDM. Kaya sabi ko hindi mo na yung like yung mga past vlogs ko. May nakita kaming Lambo na green. Sabi nito kasi may link to sa auto, sabi niya. Solid. No. Yun. Tapos sabi namin, oo nga, hindi nakita ko, nandito sa right side. Tapos may nakita kaming nakasunod na Lincoln, yung navigator nga. Siya binibidyo ka. Ang nasa isip namin, baka nagre-review o ka-review. Nung napasulyap ako doon sa driver side, ay na si Kong. Guys, si Kong! Kong! Hello! Oh my God! So bago kayo makapasok, madami ng bilian ng pasalubong dun sa labas. Ano yung binili nyo? Magnet pa. Kamay ni Jesus is 4 hours away from Manila. Ayan. Diba, so sa yun yung... Yan yung parang... Diyan tayo aakyat. It's 9 a.m. and... 9 a.m. ba? Hindi mainit. Diba? Hindi pa. Ay, ganito oras, mainit na pa sa Manila. Buti na lang, oo. Kasi nakakaloka kung mainit. Hindi. Dapat pinapunta na natin. Meron silang 9 a.m. mass, pero sobrang dami talagang tao. Kaya akyat muna kami to do the stations of Tacos. After namin dyan, we will attend the 11 a.m. mass. Daming tao. Sunday ngayon guys, and it's Palm Sunday. So here's the church. Fifth station! Medyo feel ko na yung init dito bago pa kami umakyat. Nagdala kami ng water, ng panyo, ng mini fan, pamaypay. Yan, dalhin nyo yan guys kasi kailangan nyo yan talaga. This is the best time to visit kahit madaming tao since Holy Week na nga. First station. Nagprint kami ng Stations of the Cross para may guide din kami paakyat. Fifth station. My turn. Ako na pala. Tapos namin yung Stations of the Cross ng more than an hour kasi madaming tao. It's tiring but worth it. Grabe pagi. Always. Puyat kasi kami, tsaka mainit. Garden of Eden. Yan. Bilian ng mga pasalubong. May ice cream. Pero super haba ng pila. So,
Ban longganisa for pasalubongs. Price range 90 to 200 pesos. Siyempre, don't forget the pancit hab-hab of Lukban Quezon. 20 pesos lang yan, guys. Masarap na din and sobrang dami. Hindi ko talaga siya naubos. Hab-hab lang po talaga. Ah, yung pala ibig sabihin. Yes. Yummy siya and sulit for 20 pesos. Tapos kung gusto nyo naman, ma'am, na hindi siya yung toyo, lagyan nyo po dito. Ano yan natin? Yung para pong sabaw ng pinaka-pansit natin. Ah, lalagay ulit. Ah. Sige naman pong di masyado. Yan. Sige, babe. Ganyan talaga, normal yan. Talaga pong normal kayo magkakaroon. Merong kambing. Ooh. Uy, si Kong! Uy! Babe! Ay, balak na nga dyan. Sa'yo yun. Pagkasawsaw mo, may mata yung mga isa. Pagkasawsaw ng paa mo, isasara na tong resto. Kasi wala nang isa. Wala nang atpak. Anyway, isubnig mo yung paa mo. Ay, ikaw. Uy, may matcha latte! Lunch time! Puro Pinoy food dito, guys. Hindi pa super mahal dito, unlike sa Manila. So we're gonna try this kasi nandito na kami sa Lukban. Malapit siya sa kamay ni Jesus pala. And we're gonna try eating na nakalubog yung paa. Tignan mo pag dyan sila sa tiles, tagilid. Kasi mababaw yung tubig. Tignan mo, naka-side view, tapos biglang didiretso. Tignan mo. So, ayan. Ang cute naman dito. So guys, ito yung itsura sa pala isdaan. Let's go, tumalo na tayo ngayon na. Swimming na ako, ready na ako magpatusta ulit. Kahit yung sunburn ko, oh. Babe, pakita mo nga. Meron po siyang sunburn na mapapatungan na ulit. Wait lang, kita ba? Ito. Yan, yung mga yan. Meron pa yan. Ayan, yung tan lines, ayan. Yung tan lines ko from last year. Pa rin. Galing mo. Pwede na ako magpatusta ulit. Tapos ito, ano siya, venue. Event space. Oo, pero ano siya, open area. Ayan. Ano? Mukhang hindi mainit dito. Bagay. Pero parang nakakahulas. Kasi open air. Ayan, hulas. Hulas yan. Hindi, oh. Nice pa. Ayan, hulas. Uy, si Kong! Pag-ikot na tayo bago ka pa lalong mahulas. Doon may falls and pwede mag-picture. Nagtutulog mo. 1, 2, 3, 4. Golot lahat. After almost 30 minutes, sinabihan kami na hindi pala pwede for larger groups yung ilulubog yung paa sa fish. Kaya ayan, umakyat kami para dun sa tables na kasya sa amin. Oh, diba? Debo ulit, di nyo kaya. Super affordable and super sarap din ang food dito sa kamayan sa palaisdaan. Kaya dito na kayo kumain pag pumunta kayo sa Lukban. Ang sarap. Sarap yan. O, diba? Sige, lapang. Hoy! Debutan! Home debut. Bakit?
So ayun guys, na-share ko na sa inyo kung anong pwede nyong gawin sa kamay ni Jesus and kung saan kayo pwedeng kumain. See you on my next vlog.